alam mo, Atty, itong laban na to, ang tagal nang pinapahimay sa atin. Pero syempre, kumbaga sa ano, eh, medyo pina-excite muna natin. Pinalapit-lapit muna natin. Marami tayo pwede pag-usapan eh. So ito ngayon, a week before the fight na maraming tao, maraming Pilipino naghihintay. Ito na nga, nangyari na for the first time ever, lalaban na ng world title si Mark Magnifico Magsayo. Okay, Atty, I think you're the best person, one of the best people to ask about this. Ano? Kasi ikaw, you have covered Mark Magsayo from ringside for many years, being a broadcast, part of the broadcast team ng Pinoy Pride. Ilang beses mo na itong napanood, harap-harapan, di ba? Few feet away from you. Sa mga hindi pa nakakaalam at kulang pang maybe kaalaman kay Mark Magsayo. Atty, sino pa si Mark Magsayo at gano'ng bakagaling ang batang ito? Well, alam natin, nanggaling yan sa Ala Boxing Promotions, ano? At bago siya lumaban, dumaan din naman siya sa isang magandang amateur career. We've been following this young man sa Ala Boxing Promotions at talaga namang heavy-handed ito. Talagang malakas sumuntok. Sabi nga nila, ginugroom nila noon, nung bata pa ito, parang Pacquiao daw eh. Parang batang Manny Pacquiao eh. Nakita natin yan as he rose in the rankings. Pero admittedly, during his time in the Ala Promotions, he was never really fed with serious opposition. Correct. Medyo handpicked din. In fact, meron siyang nakalabang isa, si Chris Hitman Abalos, kung di ako nagkakamali. Muntik siyang madali. Muntikan siyang madali doon. And that was a konting-konting improvement lang sa opposition. Pero Avalos had seen better days before that fight, ha, to be honest. Pero muntik niyang madali. Pero humanga pa rin tayo dito kay Magsayo sapagkat he picked himself up from the canvas and he was able to knock this guy out, Avalos. Yun nga lamang, after that, nagkaroon ng konting problema sa Ala Promotions. There was a disagreement. And he started drifting, nawala sa sirkulasyon, nawala sa radar itong batang ito, no? Parang 2018. And then pumasok pa yung pandemya, nagkaloko-loko na, nawala sa sirkulasyon. He signed a contract with Cameron Duncan and eventually in 2020, he joined MP Promotions, which I believe was a very, very good move. At MP Promotions, nakita nyo naman, walang cherry pick, mabibigat ang mga nakakalaban ni Mark Magsayo. In fact, yung unang comeback pa niya, muti pa madisgrasya. But he was able to get back kay Luis Ceja in his last fight, which in my opinion was his most impressive performance to date. Ano? At ngayon nga, with the win over Ceja, he is now positioned as the mandatory, eto na naman, sinasabi natin, mandatory contender kontra sa WBC champion si Gary Allen Russell Jr. Okay. And what about Gary Russell Jr., Atty. Ed? Sino ba itong mama na ito? At bakit ba sinasabi na ito ay iniiwasan at kinakatakutan ng mga ibang boksingero, lalo na sa kanyang division? Well, maganda po ang istorya ni Gary Russell Jr. Ano? Siya po ay ipinanganak sa Washington, D.C. Although ang kanyang pamilya traced the roots sa Haiti. Okay? Meron siyang apat na kapatid. Lahat yan ang pangalan, puro Gary Russell. Yung mga kapatid niya, ibang klase rin yung tatay niya, no? Si Gary Russell Sr. Eh dati rin pong amateur boxer, yung kanyang tatay. Hindi nga lamang pumasok sa pro because in a hunting incident, mukhang nabaril yung tuhod niya at nasira ang kanyang tuhod. Ano? The family relocated to Maryland at doon, through an improvised gym, natutong magboxing yung mga magkakapatid na Gary Russells. Meron pang dalawang kapatid si Gary Russell Jr. na magaling ding boksingero, si Gary Antoine at saka si Gary Antonio, magagaling na boksingero, super lightweight at bantamweight respectively. Maganda ang amateur record ni Gary Russell Jr. Around 163 wins, only 10 defeats. National US Amateur Champion, nakapasok siya sa 2008 US Olympic team. Ayun nga lamang nagka-problema because nawalan siya ng malay during the weigh-in sa Olympic Village at hindi na tumuloy sa Olimpiada. Instead, he turned pro in 2009 and then in 2015, he became a world champion, WBC featherweight champion by beating Johnny Gonzalez, the same guy who was beaten by Jerry Peñalosa before for the bantamweight title. Ang kanyang kartada, 33-1 with 18 knockouts, the only loss came against Vasily Lomachenko when he tried to fight for the WBO title. Ano? Yun nga, 2015, he is now the longest reigning champion among the current batch po ng mga champions
siya ang may pinakamahabang title reign. Pero deceptive ito, JM, sapagkat from 2015 hanggang ngayon, eh Diyos ko, kada isang taon, isang laban lamang, at sabi mo nga, sumisipot lamang siya for the mandatory. Kundi, tatanggalan na siya ng corona, doon lamang siya lumalaban. At ngayon nga, dahil mandatory season na naman, muli siya nagbabalik sa ring contract kay Mark Magsayo. He has made what, around 5 defenses. Imagine, since 2015 champion, nakakalimang depensa lang. And he is coming off the longest period of inactivity, around 23 months, sapagkat huli siyang lumaban around the 2020 pa. Ano, against the Mongolian challenger, si Niam Barar. Yun ang kanyang huling laban. So ito ang kanyang pinaka-longest period of inactivity. Yan po si Gary Russell Jr.